Lagi kong sinasabi dun sa mga nagte-text sa akin, pag magtanong po tayo tungkol lang sa kalapate, pag na nating tanungin yung lap winner sa club namin dito sa Manila or sa ibang club, kasi imagine ninyo yung situation ko. Hindi lang po isang tao yung nagte-text sa akin in an hour. Minsan nagkakasabay-sabay po yan. Tatlo, apat, limang tao. Then kaya nga ang sinasabi ko, ang itanong nyo lang lagi sa akin, yung tungkol sa pagkakalapate nyo, kung may problema yung kalapate, or kung ano yung dapat ibigay, ano dapat gawin sa kalapate. Kasi kung tatanungin nyo pa sa akin kung sino yung lap winner namin, wala naman pong may dadagdag yun sa kalapate natin para bumili sa gumaling. Kailangan ang tutok natin is between sa kalapate natin at saka sa atin na pansier. Huwag natin pakilaman yung ibang pansier. Tutukan muna natin yung ibon natin. Bakit ko po sinasabi to? Lalo na yung tungkol doon sa lap winner. Kasi dito sa Maynila, hindi rin po kami nagtatanong kung sino yung lap winner. Ang tinatanong po namin lagi, ilan pa yung live mo? Bakit tinatawag namin live? Ano ba tong live? Ito po yung tinatawag namin sa Maynila na superset. Superset style ng karera or knockout system. Madali lang po to. For example, 7 lap kami. Sa first lap, ang nag-load with the same ring. Ito, meron kami kasing tinatawag na superset ring. Yung superset ring, hindi kailangang dalawa ring ng ibon mo. Hindi kailangan may nakalagay na superset. Hindi kailangan. Depende yung kung ano yung i-release ng club nyo na ring para dun sa superset. Kung nirelease ng club nyo, pangalan lang ng club, year, tsaka series number, so be it. Kung ang club ang magsasabi, hindi yun, walang standard na ring para dun sa superset. So, ang superset style ng race is ito rin yung tinatawag natin na knockout. Kasi ganito yon. Kung first lap, 1,000 yung nag-load na para dun sa superset ring. Kung ang nag-clock doon 500, yung 500 na yon, yun na lang yung entitled para dun sa superset points na makukuha. Let's say 1 million points. So, yung 500 na lang ang title. Second lap, doon sa out of 500 na yan. Although yung ibang ibon, doon sa 1,000, ilo-load nyo for, para sa lap winner, para sa overall, pero doon sa superset, yung 500 na yon, yun na lang ang title. Halimbawa, ang nag-clock lang doon sa 500 is 200. So, ang title sa superset, pot points natin, ay yung 200 na lang. Sa third lap, biglang humirap yung karera. Ang natira bigla, 20. So, yung 20 na yun na lang yung met entitled para dun sa superset. Then, fourth, fifth lap. For, let's say, for example, fifth lap, dun sa 20, isa lang ang nag-clock. Automatic, siya na yung winner. In case naman na hanggang dulo, dun sa 20, may natirang tatlo, apat, lima, sila yung maghahati dun sa points ng superset. So, nakuha nyo po, yung superset po, in simple word, ito yung knockout. Pag hindi ka nag-clock ng isang lap, wala ka na, tanggal ka. Pag hindi ka nag-clock ng second lap, tanggal ka. Mag-clock ka ng first lap, second lap, third lap, hindi ka nag-clock, tanggal ka. So hanggang may matira na complete points. Dito natin makikita kung sino yung pinakamagagaling na ibon. Kasi yung mga lap winner, minsan ngayon mabilis, sa susunod mabagal. Pero itong mga ibon na to na natitira sa superset, eto na yung cream of the crop. Kasi sila, at any given, lalo na yung mahihirap na races, na ilang bagyo ang dadaanan, ilang ulan, ilang super init ang dadaanan, at nag-survive ang ibon mo, pagdating sa dulo, complete clocking, nandun po yung matitibay na ibon. Doon natin makikita yung matitibay na ibon. At isa po rin ito sa way na pagdetermine ng winner ng ibon nyo. So magagamit nyo po to, lalo na sa mga opisyal, mga kalapatids, pwede nyo pong gawin to sa inyong area. Magpalaro rin po kayo ng superset or knockout system sa pagkakalapate. Isa po to sa way na pagdetermine ng winner. Isa to sa way para makita nyo kung gaano katitibay yung mga ibon nyo.